Senator, you have two representatives from the QuadCom, Representative Abante and Representative Fernandez, who say that you and Senator Bongo should have inhibited. You should have inhibited, and they said this, this is a quote, both of you neither had the decency to inhibit yourselves. You acted as a senator suspect during the hearing. What is your reaction to that? Number one, Karen, yung mga tao, hindi lang si Dan Fernandez, si Congressman Abante, yung mga tao na gustong mag-inhibit ako from the hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Ayaw lumabas ang katotohanan, gusto nila na ma-perpetuate kung ano man yung mga lies na pinupropagate doon sa QuadCom ay hindi madibang pagdating dito sa parallel investigation na ginagawa ng Senado. Kasi sigurado ko, I am 100% sure, lahat na mga nag-akusa ako sa akin dyan sa House of Representatives, sa QuadCom, pagdating dito sa Senado, I can easily debunk them because I know the truth. I don't have to prepare for any interpolation because I know the truth can come out naturally. Hindi ako mag-prepare. Hindi ko kagaya nila ha, na mag-assign-assign ng, o ikaw, ito sabihin mo, i-confirm ito sinabi ni Garma na ganito. Kasi si Colonel Juan, ito rin ang i-confirm niya. Kasi lahat ng paragraph, may mga pangalan na ng pulis doon na nakasulat kung sinong mag-confirm nito dapat. So that is, yan ang halatang scripted. Kung disinsi ang pag-uusapan natin, Karen, I think, mawala ako ng disinsi kapag hindi ko ipaglaban ang katotohanan. Kung hindi ko palabasin, kung ang pababahayaan ko na lang yung narrative ng mga convicted drug trafficker, yung taga-custom, yung drug lord na si Carol Espinosa, yung drug protector na si Mayor Mabilog na lumayas nung panahon ng Dag-Ubuar, war on drugs, at yung si Espinido na gumagawa ng mga kung ano-ano pinagsasabi niya sa Quad Committee. Kung hindi natin ma-counter yan, Karen, mawalan ako ng disinsi dahil hinayaan ko lang na ang publiko ay mamislead sa kasinungalingan. So that is disinsi for me. Kung gusto lang ng disinsi, dapat sila rin magpaka-disinte rin sila. Na huwag nilang pilitin, huwag nilang influence yung mga resource person nila na magsinungaling because that is a crime. Subornation of perjury yan. You are a congressman and you are you believe they're influencing. You believe they're influencing the resource persons to lie, but why would Colonel Garma? She was crying in the QuadCom, right? She gave she told a story about a meeting before Duterte took office. She spoke of the reward system in detail. But magsisinungaling yun, sir. Tanungin mo si Garma. What would be her motivation to lie? Of course, she wouldn't be lying. That's what she would say. But why? Why? Nakita mo nung una, hindi niya inaamin, di ba? But later on, umamin siya at umiiyak pa. So, hindi ba halata na under duress yung tao na nagsasabi doon sa QuadCom? Bakit iiyak ka kung totoo yung sinasabi mo? Bakit parang naiihi ka na natatai ka habang sinasabi mo yung pinabit mo? So ang pananaw niyo, pinilit siyang magsinungaling? But, well, you cannot remove that from me. Iba yung paningin mo, iba yung paningin ko. Oh. So, but will she be called in the Senate? Yes. Hindi sumipot eh. Invited siya, pero hindi siya sumipot. I don't know. Because what's troubling is, for example, Grijaldo, the police officer Grijaldo, in the QuadCom, sinabi niya, he confirmed a Garma statement of the reward money, right? He confirmed. Then when he reached the Senate, what was shocking was he had an affidavit, tas kinwento niya that Representative Abante and Representative Fernandez met with him, called him at sinabi, ito sabihin mo. Kaya nga, here comes an officer na hindi niya nasisikmura yung pangwawalang hiya sa police dyan sa QuadCom. Nagsabi siya na totoo kasi hindi niya makaya. He's standing up for the PNP.
and for the truth. Kaya siya, what's difficult now is these resource persons, frankly, for the ordinary Filipino, these resource persons are both under oath in the Quadcom and in the Senate. So in other words, resource persons lie all the time. That's what I don't understand. They took an oath. They could be sued for perjury. Karen, klaruhin ko lang. Did Colonel Grijaldo confirm yung statement ni Garma? Under oath doon sa yes. House? Yes. Sabi yes, niya? Did. Oh. Sabi well, niya na totoo yan, mayroong may reward Abante. System. Sandali. Totoo ba sinabi niya na may reward system? He confirmed. Yes. Kinonfirm niya? Yes. And then when he went to the Senate, may affidavit siyang dala. Baka, hindi ko alam kung di pa kayo dumating nun, sir. Diba, binasa niya, sinabi niya, pinilit daw siya na sabihin yun. So, saan ka maniwala? Sige, maniwala ka sa congressman o sa police na naiipit. Yun lang ang sa akin. Tingnan lang ninyo kung let's look at it objectively. Okay. Yung police pa magreklamo kung walang ginawang ganyan sa kanya, magawa-gawa. Sino siya para gumawa ng ganyan? Umiyak na nga yung tao eh, dahil very powerful yung magkakalaban niya sa ginawa niyang salaysay. Ilang congressman niya lahat magagalit sa kanya dahil pinalabas niya ngayon na yung ginagawa ng Quadcom na investigasyon ay walang kredibilidad dahil doon sa ginagawa sa kanya. So, maglakas loob kaya yung polis niya kung hindi katotohanan yung sinasabi niya. Okay, all right. Now, Senator, I want to thank you for being on Head Start today, but I think we need to close. We don't have enough time, but what would you want to say before we go, sir, quickly? Maybe there's going to be another hearing, right? So there's going to be another hearing. You won't inhibit. What are you expecting in the next hearing? I hope na lahat ng mga inibitahan natin ay dadalo. Otherwise, kung hindi sila dadalo, ayaw nilang madibank yung kanilang mga kasinungalingan na ginawa nila doon sa Quadcom. Ayun lang sa akin. Ayun lang sa akin. Habol ko lang naman dito sa katotohanan. Hindi ko kailangan ng papabura nila ako. Basta papaburos na sa katotohanan. Ayun lang sa akin, Karen. Mahirap yung mabubuhay tayo sa kasinungalingan. Ako, sabi ko nga, maliit pa ako. Yan palagi na sa isip ko yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, every lie that you say, magkakaroon ng dot yung puso mo. Gusto mo ba na sa dami ng lie na sinasabi mo, mapupuno ng dots at maging itim yung puso mo? So, hindi ko talaga kalimutan yung pangalan sa akin. So, ng nanay. My last question, how will you let Garma appear? That would make a difference. She's under the custody of the House of Representatives, di ba? Dahil naka... So, kung may natitira pang interparliamentary courtesy between among the lower house and the Senate, kung nandyan pa yan, of course, we expect na i-deliver nila si Garma at si Leonardo doon sa hearing namin. Okay. Kung may natitirang interparliamentary courtesy. The chairperson can ask for that. The chairperson, right? So is it Senator Coco Pimentel? He can ask. Yeah. All right. Okay. So on that note, thank you so much for joining me today, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, sir. Thank you, Karen. Maraming salamat. Good morning sa lahat.